Paulit-ulit na paalaala ng pamalaan, huwag lalabas kapag may COVID-19 o kahit close contact ng nagpositibo. Pero meron pa rin daw mga pasaway. Kaya sa Pateros, nilagyan na ng palatandaan ang mga bahay ng COVID-positive ang mga nakatira. Nasa frontline ang balitang yun si Jenny Tongod. May nakasabit na yellow ribbon sa ilang bahay sa Pateros, pero hindi raw ito kulay ng politika. Ang ibig sabihin lang yan, COVID-19 positive o kaya close contact ang nakatira sa bahay. Sabi ng Pateros LGU, isa ito sa nakikita nilang epektibong paraan sa pagpapatupad ng granular lockdown. Hindi raw kasi buong kalsada o compound ang kailangang i-lockdown. Solusyon din daw ito laban sa mga pasaway. Ang problema natin, maraming asymptomatic. Marami kami insidente dito, lalabas. Ang katwiran, wala naman kami nararamdaman. So ang magiging problema, maski ikaw na kapitbahay, hindi mo alam na positive to o close contact, makiki-associate ka doon. Magko-commingle kayo. Di ba? Mag-i-interact kayo. Kasi hindi niya sasabihin siya yung positive siya eh. Hindi mo rin naman alam na positive siya. So dire-diretso ang hawahan. May ilang residente sang-ayon sa diskarte ng LGU. Magiging safe po tayo rin kasi alam natin sa lugar na yon na granular lockdown. Makakaiwas po kami sa mga hawa-hawa. Pero ang iba, nangangambang baka pandirihan at katakutan sila ng komunidad kapag namarkahan na sila. Nakaka-degrade naman dun sa pamilyang itatag nyo kung isa lang naman ang positive tapos parang buong pamilya naman. Siguro dapat i-inform lang talaga yung tao na pag positive, maintain lang sila ng quarantine. Nagpaalala rin ang Commission on Human Rights sa gobyerno na ang pagle-label sa individual o grupo na tinamaan ng COVID-19 ay posibleng magresulta sa discriminatory treatment at negative associations. Depensa naman ni Pateros Mayor Miguel Ponce, walang discrimination dito. Voluntary naman daw kasi ang pagpapakabit ng yellow ribbon, kaya hindi na nga sila naglabas ng ordinansa kaugnay nito. May COVID ka na rito, ayaw mo pang aminin. Kung magpapakasensitive tayo, walang mangyayari. Maging ang DILG, wala raw nakikitang masama rito. Maganda yon yung sa Pateros. Sunod ako dyan. Dahil dito, at least, talaga mag-iingat ka. Yung mga ngayon, magkakaroon na talaga ng lesson yung mga ayaw mag-face mask tsaka mag-face shield. Na baka mamaya, bahay niya na yung i-yellow tag. Diba? Tama, it's high time for us to do that now. Sa ngayon, halos 7,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pateros. 579 ang active cases. Kung makakatulong nga ba ang pagtatali ng yellow ribbon para mapababa ang mga kaso, abangan na lang ang mga susunod na numero. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.